Good afternoon mga kanukis. Once again, this is your Albulario, Jojo Shamo TV. Welcome back to my channel mga kanukis. So mga kanukis, kung baguhan ka sa channel na to, at saka yung mga silent viewers natin na padaan, inanyayahan ko kayo mga kanukis, kung nagugustuhan nyo yung mga videos na ina-upload natin, nakakatulong, nakaka-relate kayo, so ano pa yung inihintay nyo? Inanyayahan ko kayo, please subscribe, hit the notification bell icon, select all mga kanukis para parati kang updated kung ano man yung mga videong i-upload natin mga kanukis. So mga kanukis, yung topic natin ngayon, this is requested na naman to mga kanukis ng ating mga subscriber. This is the most requested, kumbaga, most requested. So karamihan kasi mga kanukis, may gumagamit kasi na vitamins, pangtaong vitamina. So ang tanong ngayon, pwede ba nating maganda bang gamitin yung vitamins na pangtao, ipapainom natin sa mga alaga nating manok? So yun yung tatalakayan natin mga kanukis, bibigyan natin linaw sa ating pagbabalik mga kanukis. Yun yung topic natin, vitamins pangtao, maganda ba ipapainom sa manok? So after the intro mga kanukis, titirahin natin yan. Intro muna tayo. So ito mga kanukis, tapos na tayong nag-intro. Shout out muna tayo mga kanukis. Di na natin patagalin to. Kasi excited din ako sa topic na to. Marami talaga na disgrasya sa topic na to. So, shoutout pala kay Victor Magtanggol, Romel Altaya of Maasim Sarangani, Taskiho Edwin of Malgam, at saka Robinson Misterio of San Enrique Iloilo, Madiwo Jabik Jos, Cristelmi Estonina, Sian Kyle of Bayugan West, Ariel Suarez, Said Haji Zaman Lawa of Katarman Northern Samal, Hakim Alfa Alfad of Hulusulo, Rio G. Roca. Shoutout sa inyo mga kanukis. At saka maraming salamat din sa lahat na nakasupport pa rin sa channel na to, lalong lalo na doon sa hindi nag-i-skip ng ads, na hinayaan nyo akong makauwi naman ng kaunting kuhan mga kanukis, monetary. So yan mga kanukis, at saka sa mga subscriber natin, maraming salamat. Silent viewers, maraming salamat. At saka sa mga new subscriber natin, welcome kayo sa channel na to. Di na tayo magpaligoy-ligoy pa, ito yung karamihan kasi excited din ako nito. Kasi ito yung punto vista ko nito mga kanukis. Sarili kong opinion ko at saka research. So, opinion at saka science. Ganun tayo. Para safe talaga. So, ang katanungan kasi, karamihan, may nagtanong talaga, kaya nabuo tong content na to is, boss, bakit maraming gumagamit ng vitamins pang tao? Effective daw. Anong masasabi mo dito? Pwede ba yung vitamins na pang tao ipapainom natin sa manok for conditioning or yung tinatawag nating maintenance? So ito yung sagot ko dyan mga kanukis. Ako, nagre-respeto din ako sa gumagamit ha. Ito, kanya-kanya tayong diskarte eh. No hard feelings ha. Sa akin mga kanukis, mali talaga yung paggamit ng vitamina ng tao para sa manok. Kasi, although, explain ko mga kanukis, although yung vitamina mga kanukis, isa lang yung pinanggalingan dyan. Ma-extract yan sa, like for example, vitamins, multivitamins, may extract yan karamihan sa vegetable, may extract yan sa mga prutas, sa mga greens, yung ganun mga kanukis. So, ibig sabihin, vitamins and minerals sa tao, isa lang yung pinapanggalingan.
At saka, wala, hindi naman nakakapatayan mga kanukis, pero magkakaroon ng vitamins overdose. So, alam nyo ba, pag mag-vitamins overdose mga kanukis, may mga sintomas yan. Pag nasubraan yung gamit natin sa vitamina, may mga sintomas yan. Yung sintomas dyan mga kanukis, partially mabubulag yung manok nyo. Number 2, mamumutla kasi masisira yung atay, kidney, at saka yung baga. So, magkakaroon siya ng nalalasing siya mga kanukis, nalalasing at saka tulog. Kaya nga yung manok natin, pag sobra sa vitamina, pabalik-balik natin or nagiging overdose mga kanukis dahil mali yung pagbigay natin ng vitamina, hindi na pumapalo or madaling ma-pass out at saka nabubulag. Marami talagang nagtatanong sa akin mga kanukis, bakit nabubulag? So, isa sa kwan dyan mga kanukis is yung over sa vitamina. Kaya sa para sa akin mga kanukis, hindi talaga pwede na yung vitamins ng tao gagamitin natin sa manok. Bakit? Na ang tanong dyan, bakit boss? Di same lang sila ng vitamina eh. Hindi naman nakakahilo yan. Di nakalalason, pero nakaka-overdose. Bakit nakakaroon ng overdose yung manok natin? Kasi yung isang tablet ng vitamina na pantao mga kanukis, ang formulation dyan or yung milligram niyan is base sa timbang ng isang tao. Pag teenager yung iinom, ibig sabihin 20 kilos up yan. So pwede siya sa 20 kilos up. So formulated siya for 20 kilos to 100 kilos. Pwedeng iinom dyan. Whereas yung manok naman, same lang din ng vitamina, pero yung formulation ng isang tablitas ng manok, ang pwedeng iinom dyan is yung mga matatandang manok pag tablet na, yung 4 months. So siguro pag 4 months, nasa 2 kilos to 6 kilos lang. Up to 6 kilos. Kasi yun lang yung maximum ng manok eh. 6 kilos lang, di ba? So napakalaking diferensya. Yung pang 20 kilos to 100 kilos na gamot sa tao, ipapainom mo sa manok na 3 kilos lang, ilang bisis mo inoverdose yung manok mo. 'Di ba? Sa timbang kasi kinukuha yung dosage. 'Yun yung computation diyan. Sa timbang kinukuha yung dosage. Wala namang kaibahan eh kasi yung vitamins ng tao at saka vitamin A, B, C, D, E, F, G or iron, calcium, the same calcium lang 'yan na i-extract sa mga prutas. 'Yun din yung gamit ng tao. Yun din yung gamit ng manok. Pero nagkakatalo lang dyan is yung formulation, yung dosage. Kaya yung tablitas ng tao, ang dosage niyan is nagbabase sa timbang na mabigat. So, ibig sabihin, one tablet niyan is formulated for 30 kilos to 100 kilos. Tapos ipapainom mo sa 3 kilos na manok to 8 kilos. Sinong hindi masisira dyan? So, doon na papasok ngayon yung overdose. Pagdating doon, lasing yung manok natin. May nagtanong, Boss Joe, bakit yung manok ko after the fight, hindi naman tinamaan, nabulag. So, yan yung isang sintomas na partially blindness or totally blind. Diba? At saka nasisira yung kidney, nasisira yung atay, at saka lasing yung manok. At saka wala sa focus. Kaya yung manok sa laban, ganun-ganun na lang. So, yun yung dahilan mga kanukis na ginawa natin to para a little knowledge mga kanukis. At least may idea kayo na lahat ng gamot, lahat ng vitamina, lahat ng antibiotic, nagbabase yan sa timbang. Nagbabase yan sa timbang mga kanukis. So, ang intended sa timbang na 50 kilos, 30 kilos to 100 kilos, isang tablitas na pantao, ipapainom mo sa manok, malaking trouble yan mga kanukis. 3 kilos lang yung manok mo. Hindi, di ba? So yun mga kanukis, yun lang yung idea ko. So dapat, yung conclusion ko dyan is yung recommendation ko, bili kayo ng vitamina na pantao talaga. Itanong nyo. At saka like for example, bibili tayo kung minsan, wala.
pang-baka siya or pang-karabaw, walang pang, hindi pang-manok. Tanungin nyo yung tindira, boss, bakit walang manok na drawing dito? Hindi pwede sa manok to. Kasi may vitamina din na pang-baka or pang-hayop, pang-malaking hayop, na hindi pwede sa manok. So, yun, dyan nagkakatalo. Diba? Like for example, iba yung dosage pag yung bilamil, pwede yun sa baboy. So, pag nagturok tayo sa baboy, karamihan, pag nagbasa tayo, pag baboy, nasa 5 ml talaga. 5 ml. Nga, 5 ml. Pero pag manok mga kanukis, yung ready to fight, 0.5 ml ra. Ano ba yung 0.5 ml? Yung 0.5 ml, kalahating ml, kasi 0.5 siya. So, sa baboy, 5 to 10 ml. So, doon pa lang, mahalata mo talaga na sa bigat talaga kinukuha. So, instead na 5 ml lang, tuturukan mo ng 10 ml yung manok mo, half ml lang, tuturukan mo ng 10 ml, magiging overdose yan. Ganun din yun sa tao. Yung isang tablitas, pang mabigat, mabigat din, mabigat ang tao. Tapos ipapainom mo sa 3 kilos to 5 kilos lang. May kalalagyan yung manok mo. Yan lang mga kanukis. Sana nagustuhan nyo yung topic natin. Sana additional information na naman to. Additional knowledge na naman. So mga kanukis, ito yung FB page natin. Juju Shamu TV. So, inanyahan ko kayo mga kanukis. Please support. Like and follow mga kanukis. Ito din yung FB account natin mga kanukis, personal account natin, Jojo Brazil, Jojo Brazilian, JNM Brazilian Make Shamu. So ito, yan. So ipa-plus ko lang yung guan doon na mga kanukis. So yun mga kanukis, maraming salamat maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. At saka sa lalong-lalo na sa lahat ng hindi nag-skip ng ads, sa mga silent viewers natin, maraming salamat. Maraming salamat din sa mga bagong subscriber. At saka sino yung hindi pa nakapag-subscribe mga kanukis? Ano pa yung hinihintay nyo? Please subscribe mga kanukis. Kung sa palagay nyo nakakatulong, nakaka-relate kayo sa mga video natin. So ano pa hinihintay mga kanukis? Inanyahan ko kayo, subscribe, hit the notification bell icon. Maraming salamat mga kanukis.